Ito na siya, guys. Ang ating creamy lychee flan. Baked creamy lychee flan. I-try na tong recipe na to, guys, kasi 100% ako na sure now, yummy talaga ito. Eyes blue or brown can remember, Lord, a time has passed since 3rd of December. Eyes green or gray can remember, but I bet you know the color. Hello guys! Welcome again to my channel. In today's vlog, guys, gagawa tayo ng lychee flan. Kasi may party yung amo ko mamaya. At nagre-request siya ng creamy lychee flan. Yan daw yung ipapatlak niya mamayang gabi. Kaya gagawa ako ngayon at ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang aking lychee flan. Kasi isa ito sa mga best seller ko na dessert tuwing yung mga customer ko mag-order. Isa ito sa mga dessert na ino-order nila palagi. Kasi ang sabi nila, masarap daw. Kaya, tunghayan nyo ang aking paggagawa. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating creamy lychee flan. Kailangan natin ng 1 can evaporated milk, yung malaki, 1 cup of condensed milk, 6 pieces eggs, pero yung dalawa, igyok lang gagamitin natin. At saka para sa ating caramel sauce, kailangan natin ng 3/4 cup sugar and 1/4 cup of water. Kailangan din natin ng 1 teaspoon of vanilla. At syempre, yung lagayan natin para sa ating mixture. O diba guys, tatlo lang talaga yung ingredients na kakailanganin natin. Ay, apat pala. 1, 2, 3, 4. Apat. So, ngayon, sisimulan na natin kung paano ito gagawin. Una natin gawin guys, gagawa tayo ng caramel sauce natin. Ilagay lang natin yung sugar at saka 1/4 na tubig. Iba-iba yung mga procedure guys kung paano gagawin, pero ito yung nakasanayan ko. Ibuboil lang natin to guys hanggang magiging caramel sauce siya. Pero pag kumulo na siya, hinaan natin yung apoy. Kailangan yung apoy konti lang para hindi mabigla yung sugar natin. Kailangan siya maging luto. At hayaan nyo lang siya guys hanggang lahat ng sugar ay matutunaw at magiging caramel sauce na siya. Huwag nyo siyang imimix. Hayaan nyo lang siya na ganyan hanggang makuha natin ang tamang consistency ng caramel sauce. At gawin natin yung mixture ng eggs, guys. Yung apat na buo, kailangan natin. Pero yung dalawa, igyok lang kailangan natin. So, yung egg whites, mamaya gagawa ako ng cake. At gagawa ako ng Swiss meringue na icing. Yung dalawa gagamitin ko. Kaya kailangan natin ng egg yolk lang. Ay, dito pala. Napakadali nito, guys. At kung mag-crave kayo, pwede na kayong gumawa ng sarili niyong lychee flan. No need to buy. At ilagay lang natin yung condensed milk natin. I-mix lang natin lahat po. At saka yung evaporated milk na 1 cup. Ah, 1 can. Can pala, hindi pala cup. At paghahaluin lang natin ito lahat.
madali nyo itong gawin. Kayang-kaya nyo ito. Kahit sa bata, kayang-kaya ito gawin. At lagyan natin ito ng 1 teaspoon na vanilla essence. Pagkatapos ma-mix lahat, guys, i-strain natin siya para yung mga may mga buo-buo, hindi siya masali sa ating mixture. Ang ginagawa ko dito kadalasan, i-strain ko siya ng 3 beses para talagang creamy yung mixture natin. At i-bake ko ito, guys, kasi mas nasarapan ako sa bake na leche flan. Pwede naman siyang i-steam. Pero sa akin, nasanay ako sa bake kasi yung consistency niya, guys, maganda. Creamy-creamy talaga. At hihintayin lang natin na maluto yung caramel sauce natin bago natin ito ilagay sa isang baking dish. Okay? Natapos ko na siyang na-strain. Tingnan nyo, may buo-buo pa rin kahit na-mix ko siya ng tama. Kaya, next time, pag hindi kayo nag-strain ng inyong mixture, i-strain nyo na para maganda yung resulta pag maluto na yung leche flan natin. Ito na yung caramel sauce natin, guys. Nag-ano na siya, nag-brown na siya. So, happy na ako sa kanyang consistency. So, ilipat na natin siya sa ating... Ito na, guys, ang ating caramel sauce. Happy na ako sa kanyang consistency. Kung gusto nyo maging dark brown pa siya, hayaan nyo lang siya. Pero ito, happy na ako. So, ilipat na natin siya sa baking dish. Kailangan yung lahat ng bottom, ano natin, makover natin ng ating caramel sauce. Ito na yung caramel sauce natin. Nalagay ko na siya sa baking dish. At ilalagay na natin yung egg mixture natin dito. At dapat, guys, nakapreheat na kayo ng oven nyo ng 180 degrees Celsius kung ibibake nyo ito. Pero kung i-steam nyo siya, kailangan mahina lang yung apoy. Hindi natin biglain yung leche flan natin kasi pag yung apoy natin malakas, yung consistency ng ating leche flan, hindi siya maganda. Para magaspang siya pag overheat, pag over yung apoy natin. At sa baking naman, kailangan natin ng 160 degrees Celsius lang. At ito, lalagyan natin ng tubig. Gumagamit ako ng mainit na tubig. At ibibake natin to siya ng 45 to 1 hour, guys. Pero take note, kasi iba-iba ang oven na ginagamit natin. May iba na kahit 1 hour na nyo siyang binibake, hindi pa rin siya luto. Kailangan nyo siyang i-toothpick taste kung okay na yung measurement nyo. Kaya, ibibake na natin siya kasi nakapreheat na ako ng oven. Yan, ibibake na natin siya ng 45 to 1 hour.
Ito, binibake ko din ito kanina kasi dadalhin daw niya mamaya. So, dalawa yung dessert na dadalhin niya. Ito yung ginawa kong brownies. Ang sarap nito, guys. I-check natin siya, guys, kung luto na ba yung ano natin after 1 hour. Bango-bango na niya. Magtutupik taste tayo pag okay na siya, pag wala nagidikit. So, it means luto na yung ano natin. Ito na, wala na dumikit. So, it means luto na siya, guys. So, kukunin natin yung ating leche flan. Ayan. At papalamigin natin siya at i-fridge natin siya at least ano, at least 4 hours. Once malamig na siya, i-ano natin siya, i-fridge natin for 4 hours. Then, ito-turn over natin siya mamaya pag malamig na siya, okay? Ito na, guys, yung ginawa natin kanina. Refrigerate ko na siya ng 4 hours. So, ngayon, ito-turn over na natin siya dito. Tingnan natin kung ano ang resulta niya. Dito sa gilid, bago lang tayo ng knife para pag turn over natin, easy lang. Yan. Ayan na, guys. Perfect siya. Ito na siya, guys. Ang ating creamy lychee flan. Baked creamy lychee flan. I-try na tong recipe na to, guys, kasi 100% ako na sure na yummy talaga ito. Ito na yung niluto ko, guys. Look. Yung ginawa kong leche flan, yan na. At saka ito, smoked salmon pasta. At nag-garnish ako ng chives. At saka ito, salad to. Pumpkins, baby spinach, sweet potato, ni-roast ko sila, at saka may bell pepper. Yan. Thank you, guys, sa inyong panunood ng aking mga vlogs at maraming salamat po sa inyong lahat. At sana patuloy nyo pa rin akong subaybayan ng aking mga kinagawa at gagawin ko pa. Kakainin na natin yan mamaya. Yan. Thank you, guys. Thanks for watching and see you in my next vlog. At i-follow nyo ako, guys, sa aking Facebook page kasi nandun lahat yung mga niluluto ko para sa aking mga catering. Kung gusto nyo malaman yung mga recipe, mag-suggest lang kayo kung ano ang lulutuin ko kasi nagki-cater po ako dito. Kaya itong mga niluto ko, ito silang tatlo. Cater to, guys. Pero yung amo ko lang nag-order dito. So, siya magbabayad sa akin. Okay, thank you guys for watching. Bye.